team namin. It was last year po, meron din kasing project si Ether and Gabby na nagpinag-petitionan ko din po, and then namin dalawa actually. Pero like, ayun, future nag-start sa isang movie na may papalabas na very soon, and nagtuloy-tuloy siya up until now, yun po. Mm-hmm. Okay, Henry. Same. Pero rin po yung sinabi niya. Yes. Pero nag-commit na kami before, like sinabi ko. Pero yun, sabi niya kanina, din yung nag-meet kami din sa isang workshop. Hindi namin inaasa na magiging magkatrabaho kami dalawa. Yes. Surprise. Since may palim na. Well, it's showbiz po, so hindi talaga mawawala yung ganun. But ang masasabi lang namin talaga is, we're both happy kung anong meron kami ngayon. We're both enjoying each other's company. Masaya kami as individual and as partners po. And ayun, kung anong mangyayari yan, hindi natin alam. Pero sa ngayon, we're both happy. Yan yung masasabi ko. Always just to be happy. Ewan ko po dyan. For that kasi, alam mo yun, alam naman natin yung pagdating sa pag-ibig yun. Kung saan darating yun. Yes. Kaya kung ano meron kami, sabi nga na exactly, happy kami kung ano meron kami ngayon. Siguro, hindi pa namin masyadong iniisip din yung mga ganyang bagay. Kaya sinabi ko like kanina, ang tama na tama. Yes. Kasi parehas mo kami focus din muna sa careers namin. Kaya hindi namin siya pinaprioritize pa po. Exactly. Sa palagay nyo, ano yung meron kayo na wala sa ibang lab team? Meron kaming chemistry. Lahat naman meron dun eh. Pero mag-base ko lang kung itatapat kami sa ibang lab team. Basta, yun yun. Ako, masasabi ko, well, yung other love teams kasi meron din sila, di ba, na fans, malaki na yung fandom nila. Pero yung difference niya is, yung sa amin kasi, nakikita ko talaga na very supportive sila na, alam mo yung kahit anong gawin namin, sinusuportahan nila kami, simple yung ginagawa namin dalawa. So meron kaming sila, meron kaming Just Drink fans. Na, ayan sila. Ang mga question ko naman kayo, Direk, ano? Direk, kung makatrabaho sila, outright, nakita mo na may spark sila o chemistry? Doon pa lang sa Home I Found In You, alam ko may spark na kami ni Diego. Ano si Diego? Diego. Ganito pa ko si Diego. Walk out na. Nakakuha siguro si Buya. Okay. To tell you honestly, nung una ko silang nakatrabaho, nakita ko yung alalayan nila sa isa. Parang, alam, ito lang yung nakatrabaho ko na pag kumakain, si John, naghihimay siya ng hipon. Hipon ba tawag doon? Tapos pinapakain ni kay Jazzy. Tapos hindi sila sa, bago pa lang sila, kumakain ng hindi sabay. Tapos habang tumatagal yung, parang ang tingin ko, sobra yung concern ni John kay Jazzy. Tapos yung nagsilman ang pakiramdam si John, sobrang concern naman sila. Tapos, ang maganda doon, parang sagutin yung tanong mo, nag-translate yun sa hindi ako nahirapan. Kasi yung eksena, malapit din naman doon. So, nagtatranslate yung pagmamahalan nila bilang kung ano man pagmamahalan nila, kaibigan, tropa, pala na kayo magbigay ng tag. Pero sa mismong scene, nagta-translate yun, kaya hindi ako nahirapan. Okay, tingin. One last question kay Direk. Bakit nga pala roommate ang title, hindi roommates? Okay, clarify lang. Actually, bagsak ako sa grammar talaga ng bata pa ako. Oo. Yun ang sagot ko. Actually, mali yan. Dapat the roommates yan. Tapos, sinulat, naging roommates.
Tapos, nung ginawa yung poster, roommate na. Oo. Ang maganda doon, hindi ako graphic designer, director ako. Pero para sabihin sa iyo, parang maganda naman talaga yung roommate na sa inyo. Depende. So, that's independent. Ano. Tapos, maganda to. Pag pinanood nyo, mula episode 1 hanggang episode 9, malalaman nyo yung sagot ko, bakit roommate talaga siya. Okay, thank you and congratulations. Thank you po. Part po ng shoot ng Home I Found in You, na ini-edit pa siya yung film namin, ambition ko talaga na maging vlogger. Ang problema, hindi ako kasing gagaling ng vlogger. I create the vlog. Pero gusto ko talagang mag-direct. Gusto kong magbigay ng isang makabuluhang content sa taong bayan. Tapos challenge ko yung sarili ko. Sabi ko, gagawa ko ng content, gagawa ko ng FB serie. Ang kasunod na problema ko, saan ako kukuha ng budget para dito? Kasi content siya eh. Kasi doon kami, provincialo po kasi ako eh, sa Batangas. Hindi kami makapag-subscribe doon ng Netflix. I'm sorry, hindi makapag-subscribe ng, alam mo yung dapat sinasubscribe. Tapos, nag-iintay sila sa TV ng mga palabas ng serye na matagal na nilang hinahanap. So sabi ko, bakit ako gumawa ng content para doon? Eh, ang galing kumuha po ng content, di po ba, kaunting ano mo, ganyan ka. Sabi ko, hindi, pag kumuha ako, todo ko, na FB serie. So, I contacted yung magaling kong writer, si Jerome Baguio, na saan ka, Jerome? Si Jerome Baguio, ilang beses na po siya. Siya po yung sumulat niya. So, nag-usap kami, nag-collaborate kami, gawa tayo ng teleserye. Then, nilapit ko sa University Homes. Buti na lamang, ang Facebook po, meron silang tinatawag na brand collaboration. Inapprove po ako ng University Homes, then inapprove po ako ng Chick International, kahit kapatid ko po sila, meron po silang marketing, para yung essence ng kanilang ipinaglalaban through marketing mag-match dun sa FB serie. Then after po nun, ipinilabas ko na po ito sa FB serie. And kung hindi nyo po alam, sa mga oras po ito, nakaabot na po ni Facebook, nasa 1 million views na po tayo at na-reach ko na po ang 600,000 watch hour ng 600,000 watch hour. Ibig sabihin, at ang maganda nito, marami na rin akong stars. Kaya kung wala ko po kayong star, pwede nyo po kami bigyan. Ganun po. Ibig sabihin po na, hindi ko po talaga siya monetize. Itinrite pa lang namin. O itinrite lang po talaga namin. Kasi nung usapan ni Kuya Mel, Kuya Mel po kang... Thank you, Kuya Mel. Ang dami nating media. I love you talaga. I love you talaga. Kapatid, mga kaibigan ng director. Hindi talaga. Then nag-try kami na, hindi pa ito monetize, hindi pa ito ano. Pero yung team ko talaga, yung gusto ko talaga, yung mga taga-probinsya, yung mga nag-Facebook lang, may inaabangan siyang kultura sa Facebook. Then awa naman po ng Diyos. Nag-i-hit na po natin. Then it's about time naman na mas marami pa makapanood. At sa mga filmmaker din, gawa-gawa din po tayo. Pwede tayong kumuha ng ganito. Pero, direct, bakit po sa Facebook account nyo po pinalabas? Bakit hindi ko kayo kumuha ng fan page or sa sarili niyang Facebook account? No, it's really a page. Or YouTube. Kahit hindi sa YouTube, kung gusto nyo sa Facebook, since ano na, FB page, ito po ninyo, or may sariling FB page po yung serye, para doon siya matutuhan. Bakit po sa inyo? Or kaya, sa iba pa ho mga FB page din para mas malakas. Ano po kasi po? Thank you, ganda niyan. Accidental po kasi yan. Kasi it's my page. So as director, it's my content. So it's my content. So, ang ginawa namin, nag-try kami, hindi namin akalain na ganun siya kalakas. At sinubukan ng... Opo, it's really test ano. Kahit could you imagine, like December, I only have 1,000 followers. Kasama po ng mga kamag-anak ko na. Pero it turned out, after a while, parang lumaki.
kasi naging 30,000 followers siya. Pero hindi yun ang pinakang good news. Wala akong masyadong 3 seconds viewer. All viewer has natatagalan niya ang serye. Bumababad sila sa serye. Ibig sabihin, gusto pala ng audience to. And ang nakikita ko rito, ang gagaling din ng mga bata, nakakulti na yung audience. Kaya sabi ko, nakakulti yung audience, ibig sabihin, may future talaga ang serye through Facebook. Through Facebook. Paano naman ho na buo mo yung ganitong cast? Talents nyo na ho ba sila? Or nagpa-audition ka? And then, indiretso ko na rin kung ano yung experience sila nung nag-audition or paano nila nakuha nyo. Okay. Ano yan, very complex na sagot, pero bibilisan ko. Si Jazzy, we made Pugon. Oh, yung short film. Short film. So, yes, Manalo. So, naipanalo na yun. Pagkatapos, si Jan naman, meron kaming Home I Found in You. Pero ito, iba kasing laranan. Okay. Then, kinala ko na itong mga batang to. Then, nagkaroon kami ng audition, mag-send kayo ng ganun. Ang request ko lang, hindi na kasi ako kagwapuhan tsaka kagandahan. Ang gusto ko lahat ng kasto, kagwapuhan tsaka kagandahan. Yan ang first. Padalawa, kailangan mag-send sila ng video, acting video, kung magmamatch sila. Kasi marami talagang gwapo tsaka maganda. Hindi nag-match dun sa character. Especially, yung kay MJ na best friend, na hindi sasapaw, na magaling umarte. Tapos, yung kay Peter, si Beaver, mahirap yung kanila, tsaka itong kay Barry. So after kung makita yun, eto na to, sila na ikakas natin. Tapos sir, would you imagine, sinusulat namin siya 3 days ago, tatawagan lang namin si new host, Kuya Jason, magsusulat na po kami dyan, kailan? Si Samara. So si, alam nyo yun, gawa, script, then kuha. Wala siya yung parang kinagawa natin kultura na ang haba na pre-production lang. Wala na mga workshop, wala na mga... Wala. Kilala ko na kasi sila, nakatrabaho ko na sila. Okay.